He shutteth his eyes to devise forward things. Moving his lips, he bringeth evil to pass. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Mapag-alala namin, matuto kami, especially mga kabata, Panginoon, kayo pong malulati lagi. Patawad sa aming pagkukulang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakapo na po. Bato. Hey. Good evening. Good evening. Ilang taon na si, paano ulit? Ha? Levino. First time mo ba dito? Hindi. Hindi. Hello, ilang oras, ilang taon na? Ilang oras? Five. Five. Si ano? Nine. Six. Nine. Si Kuya, Levino. Nine. Magkapatid ba kayo, mga gano'n, pinsan? Pinsan. Ito, sino kapatid nito? Jason. Si Ate Alex niya, kamusta? Kamustahin niyo, ha? Bingo. Sino, walang nananalo sa bingo, sabi mo. Sabi ko. Bakit daw? Bakit daw? Ah. Sige, iyain nyo ulit. Sabihin nyo, ang blessing ng Diyos nasa church. Okay? Sabi sa Bible yun. Okay, sige. Wala sa bingo, wala nananalo dun. Yung mga, yung nagpapataya, yun lang nananalo sa bingo. Ayan. Tapos tayo sa the heart of the wise teacheth his mouth and added learning to his lips. So again, yan ay personification. So yung lips, hindi natututo. Ibig sabihin lang, pag natututo ka, maganda yung sinasabi mo, di ba? Malalaman mo yung isang tao may pangunawa, depende sa sinasabi niya at minsan sa hindi niya sinasabi. Okay? Okay? Makinig lang, makinig. Okay, so dito na tayo ngayon. Pleasant words are as honeycomb. Sino nakatikim na ng honey? Honey. Ano yung honeycomb? Ha? Yan, ayun yung nilalagyan ng honey. Kasi nga, dati sa kanila, hindi naman sa katulad sa atin na talagang ine-extract. Sa kanila, doon na yun. Doon na mismo nila kainin yun. So, kaya yun, kabuuan nun ay masarap. Sarap ba yung honey? Sarap, di ba? Kaya nga, ano eh. Ngayon, yung sabihin ng pleasant words. So, di ba? So, tayo ay expected sa atin, maayos tayong magsalita, okay? Paano mo nasabing maayos magsalita ang tao? Dahil pera ni ano, ha? Saan mo nakuha yan? Sa papa. Okay. So, magandang magsalita, di ba? Dapat maganda tayo, maayos tayong magsalita. Hindi tayo magaspang. Unless, minsan, magkailangan, di ba? Kamari, yung mga anak mo, mga kulit. Anak, kung ano ang gawin niyan? Ay, nagnakaw pa, anak. Uy, bad yan. Di ganun, minsan, di ganun, ha? Ganun din sa preacher, okay? Pero kung mga equals tayo, hanggat maaari, maayos ka, maayos. Maayos tayong magsalita. Ganun din mag-action, di ba? Especially mga bata, tinuturuan kayo mag opo, po, opo. So sa English, wala namang gano'n. Pero tayo mga Pilipino, common na sa atin yan. Nandiyan na yung paggalang. Sabi dyan, sweet to the soul and heal health to the bones. So kung maayos ka daw magsalita, ano ka daw? Ano yung sweet? Matamis. Sinong gusto nang maanghang dito? Lalo mga bata, bihira, di ba? Ako, ayoko dati niya ngayon. Gusto ko na. Pero gusto ko lagi natin matamis. Kaya nakakapagpataba yan eh. Okay? Ganun daw yung pagmaayos ka magsalita. Gusto mo ba gusto sa'yo ng ibang tao? Gusto mo yun? O gusto mo ayaw mo nang ayaw na sa'yo ng tao? Kasi Jason na naman. Ako dyan. Gusto mo ba yun? Gusto mo? Gusto ka ng tao, di ba? Para, uy, may kainan dito tayo dito. Kain tayo, Jason. Yan. Diba? Kasi gusto sa'yo ng tao. Pag maayos kang magsalita, kaya sabi nito, health to the bones. Ano ba yung buto?
So, sino may buto dito? May buto ka ba? Lahat ng tao may buto, hindi ka makakalakad kung wala kang buto. So, kailangan niya. So, lahat ng tao may buto. At dyan ang gagaling actually sa mga pag hindi malusog ang buto mo, hindi ka malusog. Okay? Kailangan malusog ang buto. Okay? So, kaya, ginukumpa na ngayon doon, pag maayos ka daw magsalita, nakaka, binautuwa yung tao sa'yo, basically. Masaya yung tao sa'yo. Hindi naaasal sa'yo. Okay? Parang a healthy individual, gusto sa'yo ng tao. Okay? Medyo simple naman yan. Next, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. So, madalas kinukuto to. Pag may kausap tayo soul winning, okay, para maintindihan niya, hindi, alam ko tama ito eh. Okay? Eh kaso, siyempre, soul winner ka, alam mo yung Bible, hindi ganyan sinabi ng Bible eh. Kaya ito sasabihin natin, no? There's a way that seemeth right. Parang tama, okay? Makinig lang. Parang tama pero hindi tama. Pwede ba yun? Pwede, kasi parang lang eh. Parang tama. Kumari, ayan kayo, naglalaro kayo sa church, diba? Tama ba yun? Kaya nyo ginagawa, sa palagay nyo, tama, diba? Pero mali pala. Diba? So, pag hindi nakikinig, mali. Ano pa? Naglalaro, mali din. Pero kala mo, tama. Okay? Nag-iingay, mali din. Pero kala mo, tama. Okay? So, ganun nyo, mga bata, ha? Yung kami mga tanda, alam na namin yun kasi ilang beses na kaming nakita, kala ko tama yun, mali pala. Kaya kayo mga bata, tingnan nyo lagi lahat ng ginagawa nyo, sinasabi nyo. So kasi kala mo tama, hindi pala tama. Paano malaman tama? Paano malaman tama talaga? Tingnan mo sa Bible, o kaya itanong mo yung mga mas marunong, magulang mo, si ate, si kuya, tama ba to? Kuya, tama ba tong ano, naglalaro ako sa church, gano'n? Pumunta ako sa church para maglaro. Tama ba yun? Hindi, di ba? Kaya nga pumunta sa church, di naman playground to, di ba? Next time, magdala ka ng ano, makapal na damit. Kasi may aircon pala dito. Di ba? Alam, nakita mo na yung aircon, di ba? Dati, oh. Wala, ginawin ka talaga niyan. Okay. O next, sa pakibasa niyo, ready, go. He that laboreth for himself, for his mouth faileth it of him. Okay, maganda to, malalim. Okay, naintindihan nyo ba yung laboreth? Nagle-labor. Ibig sabihin, nagtatrabaho. Okay, sino nagtatrabaho dito? Nagtatrabaho na ba kayo? So, lahat dapat magtrabaho. Okay? Okay, so, siya daw na nagtatrabaho, ay nagtatrabaho pa sa kanyang sarili, for his mouth craveth it for him. Ano sabihin nito? So, ang isa sa mga ibig sabihin nito, sinabi bang maganda to? Hindi. Hindi sinabi. So, pero, natakil natin ilang beses to sa ating mga lesson, Sunday school. Diba? Yung capitalism at communism. Diba? So, maganda yun na, I mean, isipin mo, right, may gatrabaho dito. Mara, itong yaman nito, ba't ako wala? Mas magagalit ka sa kanya, tama ba yun? Bakit hindi? Eh kasi siya meron, ako wala eh. Tama ba yun? May ingit ka ba sa mayaman? Hindi dapat, di ba? Kasi pag nagsipag ka, sabi doon, yayaman ka rin. Madalas sa hindi, ha? Kinasabi sa Bible. Kaya sabi dyan, siyang nagtatrabaho pa sa sarili niya yun. Kasi, di ba? Normal yun, okay? Again, yung sa atin, tinuturo natin na minsan tumulong ka sa kapwa mo, maganda yun. Kaso minsan, ang Bible practical, sinasabi niya sa atin kung ano yung totoo, reality. Kaya sinasabi dito, kaya siya nagtatrabaho para sa kanyang sarili. At sabi niya, his mouth craveth it for him. So, minsan may, ano rin, no, magandang, pag medyo leader ka na rin, kailangan alam mo, bagay, aksan, napaka-basic na to eh. Pero, kailangan alam mo din yung tao nagtatrabaho kasi kailangan niyang kumain. Okay? So, kaya tandaan niyo mga bata, ha? Kumakain ba kayo? No, sabi sa Bible, ang di nagtrabaho, huwag kumain. Okay? Kaya dapat magtrabaho tayo. Ngayon, magtrabaho ng mga bata, ano?
Anong tabaho nyo? Nagtatabaho na ba kayo? Dapat may tabaho kayo, di ba? Tama si Libino. Anong tabaho nyo? Mag-aral. Bagsa humihinga ka na, si Shana, ang tabaho niyan. Ano, close open. Ganon, kasi yun ang tabaho niyan. Pasaya ng ano. Yan, yun ang tabaho niya. Kapag lumaki, si Aiden, no? Anong tabaho ni Aiden? Bantayan mo si Shana. Sarado mo yung pinto, di ba? Lahat tayo may tabaho. Kasi yan, nag-aaral na, nag-usulat na yan. Pag medyo lumaki si Peter, ayan, taga-bukas ng gate. Diba? Taga-timpla na yan, nag-timpla na yan. Bantayan mo si Shana. Si Stephen, ha? Marami ng tabaho to. Ang tabaho mo? Lahat na. So, alam ko si Jamie, taga-lahat na rin. Parang nanay na siya ng kapatid niya. Ganun talaga, okay? So yun, pag bata kayo, mag-aral kayo, yan ang tabaho nyo. Kasi pag hindi kayo nag-aral, hindi kayo makapagtabaho ng maayos. Okay? So sa church, anong tabaho nyo? Makinig. No, ako, anong tabaho ko? Magturo. Mag-sermon. Ganun talaga eh, di ba? Okay. So ano pa, maraming bagay. Okay. So kaya sabi dyan, intindihin natin ang tao nagtatrabaho para sa kanyang makakain. Okay, hindi masama yan. 27, ready go! And the diggeth of evil, and gives his gifts, there is as a burning fire. Wow! Sino dito ang, ano, maapoy ang bibig? Okay? So, magandang lesson to, no? So, especially sa ating mga Kristiyano, lagi natin pinag-usapan, kasalanan, kasalanan, di ba? So, yung iba ginagawa, isa sa mga practice nila, okay? Di ba ito ginawa mo dati, ganyan nga? Ay, si ano, ganyan nga? Hindi nalaman. Yung bata pala si daddy, ganyan. Okay? Si Mayan. So, pag nalaman mo ngayon, ano gagawin mo doon? So, sa very basic sa atin, pinatawad tayo ng Diyos. Amen? So, ngayon, minsan, importante na yung history. Ako, inaalam ko lahat ng kaya kong alamin. Pero hindi lahat. Hindi ko na kailangan alamin yung mga bagay. Diba? So, especially may mga kasalanan at masamang bagay, hindi mo na kailangan hukayin. Diba? Kasi, anong tawag sa'yo? Pag hinuhukay mo yung masama sa ibang tao, ano sabag? Ungodly. Okay? So, minsan, okay yung alam mo kasi nalaman mo, especially pag pastor ka, may mga bagay na gusto mong malaman, pinapaalam sa'yo kasi alam mo na, diba? May mga ano kayo, kailangan gawin. Expectation sa'yo. So, kailangan alam mo yung ibang bagay. Pero pag ikaw, ordinaryo kang member o kaya kapitbahay nyo, alam mo yung kapitbahay natin? Ganito yung ano yan eh. Chismis na yan, no? Hindi lang actually, yung chismis, ano lang yun, parang hobby lang yun, masama yun. Pero ito, sinasabi, hinuhukay eh. So, meron tong gustong palabasin, di ba? So, ang advice ko sa atin, syempre, hanggat maaari, huwag ka nang gumawa masama para walang mahukay, di ba? Pero minsan talaga, meron eh. Pag tayo ako, hindi naman ako pinalaki ng talagang, ano, mabait din naman sila. Kasi hindi talaga sa Bible, so, ganun, di ba? So, meron tayong mga past. Na kung gusto tayong hukayin, pwede lang talaga si Daniel, eh, tsaka si Joseph, eh, wala, eh, walang makahukay sa kanya, lalo si Daniel. Eh. Talagang hinuhukay siya, di ba? Inalam, pati lahat ng transaction niya, walang nakita eh. So, yun ang maganda eh, sa atin. So, alam na natin ngayon, may mga ungodly men na nakapaligid. Anong kailangan natin gawin? Dapat natin gawin, mga bata, especially kayo. No? Huwag nyo nang isipin na, uy, bata pa naman ako, pwede akong ganito ganyan. Okay, wag na. Okay, gumawa na ng mabuti. Kaya ito maganda, especially kayo, masanay na kayo sa Bible. Ano bang sinabi ng salita ng Diyos? Ano ba sinabi ng Diyos kahit sa mga bata? Mayroon na kayong sinabi sa inyo, may trabaho na kayo, okay? Kaya wag nyo gagawin to, please. Okay? So tayo minsan, mayroon tayong depende rin. Ako, nakita ko yung iba, ginagawa to. Pero may mga exemption dito, for example, sa mga pastor. Mga religious leader, kailangan mo minsan expose. Bakit? Kasi nga, may mga, ang pagpapastol ay, hindi natin pag-usapan yung mga kulto, obviously, kulto na yun eh.
Wala nga dapat tao dun eh. Okay, pero yung mga, even yung mga mataayos na church or maayos na church dati, okay, minsan, kasi dahil may nilagay sa church, sa Bible na requirement ng pastol, pag hindi na siya namumuhay ng maayos, kailangan siyang malis. Para ma-establish yung church, I mean, hindi maano yung church, kailangan yun, okay? Kaya ngayon, yung iba, hindi kayo magulat. Ba't kala ko pag godly ka, bakit mo inuhukay yung kasalanan ng iba? Okay, may mga pagkakataon na okay lang yun. Minsan kailangan talaga. Kasi, alam mo na, yung kasalanan minsan pwedeng ulitin. Ngayon, yung pag wala ka ng business doon, nari, ordinaryong member, okay, nagbago na nga, nagsisi na nga, ano pa, ba't mo kukain? Para lang ano, wala lang, hindi ganun. Kaya mahirap din ang pastor, eh, anyway. Pero kahit mga pastor minsan, yung mga pastor, hindi mo lang kailangan alamin. Lalo pag hindi naman ikaw, yung inano, mare, inutangan yung isa, yung bagay, masama yun. Pero pag ikaw yung inutangan, hindi ka na maisisi. Mare, ikaw yung inofend eh. Okay, so next, pakibasa po, ready, go. For one man's soul is right, and a whisperer separated chief friend. Okay, mga practical to. No? So ano yung forward? Hindi yan forward, ha? Tingnan nyo, nakbaliktad yung R, saka yung O. Mandaraya, pwede rin. Basta masama, ganun yung sabihin yan, eh. Manluloko ba? Mandarampong. Tingnan nga natin, alam ko kasi, basta masama, yun na yun, eh. Or masama. Tingnan nga natin, walala, eh. Sabi dito, habitually disposed to disobedience and opposition. Matigas ang ulo. Yun. Matigas ang ulo. Sino matigas ang ulo dito? Johan. Okay. So, ang tao daw na masama, mas matigas ang ulo, sabi nyo, sow with stripe. Ano yung sow? Nagtatanim. Ano yung strife? Paano itatanim yung away? Nag-uumpisa at pasimuno. Kaya mga bata, alam nyo na yan eh. Itong mga to, sinasabi ko minsan, huwag kayong mag-asarang kasi parang tuwan-tuwa sila. Ba't ganun na mga bata? Kasi nga, laman yan, laman. Gusto ng laman mo, may mga nasasaktan, wag lang ikaw. Uy, nag-away sila. O, sige, santuwan kayo. Tama ba yun? Hindi, di ba? Kung masaktan ka, itamaan ka pa. Sana matamaan ka pag ganun. Pag ginagatungan mo yung nag-aaway, sana ikaw yung tamaan. Para, ay, masama pala yun. Sakit eh. Di ba? So, lalo na pa yung nagtatanim. Ibig sabihin nagtatanim, pag nagtanim, di ba may bunga? So, pag masama ang tinanim mo, anong bunga? Masama din. At baka pag umusbong yan, di ba? So, actually, alam kong mga nag-sow ng stripe, yung talaga medyo matalino, kaso masama talaga to. Okay, kasi minsan nakikinabang sila dyan eh. Alam nyo naman yung mga boxing, di ba? Alam nyo yung boxing, nanonood ba kayo yan? Bihira, kunwari, mag-aaway pa eh, oh. Tititigan ng ganyan, no? Oh. So, ga-trash talk pa, oh. Ikaw, mahina ka naman eh. Yeah, pero, yung mga tao, tuwan-tuwa. Yan. Kung sino nagusto ng stripe doon? Yung mga producer, yung mga ano? Si Bob Arum. Ano tawag sa kanila? Producer. Promoter, no? Ayoko na yan, eh. Yung mga pastor, mahilig sa boxing. Yung iba. Okay, sabi dyan, and the whisperer, ay, masama palang bumulong. Hindi naman, okay? Ibig sabihin ito, may mga tao na kaya bumubulong, ayaw niya malaman na ibang tao na ito yung binubulong niya. Di ba? Itong mga ito, sinasabihan ko minsan eh. O, anong binulong ng kuya mo? Diba? Kasi dapat may mas tiwala sila sa tatay nila. Hindi sila magkakapay. Masama pala yun. Kaya ako binubulong kasi ayaw kong marinig ni tatay eh. Bakit? Di ba? Kasi masama. Okay? Especially dito sa context na to, ano daw? Magkaibigan, maghihiwalay dahil sa'yo? Diba? Sino may friends dito? May friends ka ba? No. Tapos magiging hindi na kayo friends kasi may sinabi yung isang tao
Uy, sabi ni ano, baho mo daw. Uy, ganun pala. Di, magkaaway na kayo ngayon, di ba? So, malaking kasalanan yun sa nagtanim nung ano, ganun. Kung mabaho talaga, sabihin mo lang wag ng ano, wag ng talikuran. Sabihin mo na lang, maligo ka naman. Eh, alam nyo ba si ano, ganyan, ganyan. Di na, kahit ito, kahit mga pastor, ganun. Yung totoo, eh, ulang ko. Lalo na yung mga politiko, yan, mga expert talaga yan. Okay. So, parang sinasabi rin dito na yung pagkakaibigan, maganda yan. Okay, so, kung kayo naman, magkaibigan kayo, huwag yun kayong tanga-tanga na may nagsabi lang, sir, ganun daw ako, hindi na kami friends. Masyado ka naman, baguhan masyado nun. So, kaya mga kaibigan yun eh. Hindi ka naman, ano, no, ito, kakikilala mo lang, ngayon lang. Okay, so, huwag ganun. Next. Ready, go. Okay, so masyadong basic na. Yung sabihin lang, pag yung violent, alam yung violent eh, gusto lagi suntukan, gusto mura, mura do, mura dyan, anak ka ng blip-blip, mga ganon. Diba? Blip-blip ka talaga, mga ganon. So, dahil siya ay gano'n, ano yung enticed? Ha? Entice. Inaaya or inaakit. Or yung inaakit, parang di akit, parang lang gano'n. Ibig sabihin, inaasal ka, gano'n. Pwede rin, ina-entice ka na magalit ka rin. Oh, suntukin mo nga yun. Gano'n, di ba? Yan. Bakit? Kasi pag alam mong violento yung tao, huwag mo na samahan. Okay? Sabi dyan, hindi maganda yung patutunguhan yan. Away. Okay? Maganda. Anyway. Next. Ready, go. He shall be judged to devise lower things, moving his lips, and bringing evil to pass. Ano yung maganda ka ng Bible? Ano yung sabihin nun? Ano yung shattered eyes? Sinasarado, okay. Ano yung device? Ha? Okay, gumagawa, nag-invento, pwede ganun. Ano yung forward? O kanina, may forward na. So basta, masamang tao lang yan, okay? So yung sabihin nung he shattered his eyes to device forward things. Kailan mo ba madalas sinasarado yung bibig? Ay, yung bibig mo, yung eyes mo, bukod sa siyempre, nautulog. Ha? Ayaw makita. Tulog. Malik na po. Kaya po. Okay, medyo ano yan. Pero totoo naman yung kaso, nagde-device ka rin. Hindi naman masyama minsan ka rin. Mag-iisip ako paano ngayon, ang iniisip ko yung gagawin natin sa soul winning seminar. Diba? Minsan, ang gagawin ko, ha? Gagawin natin. Ano maging successful. So, okay lang yung mag-device ka, pero huwag yung masamang bagay. Okay? Kaya ngayon, pag may alam ka daw na tao, nakita mo itong taong to, ang sama mag-isip. Ngayon, pag bumuka na yung bibig nun, anong ina-expect mo nun? Mabuti? So, hindi, di ba? Kaya sabi dito, moving his lip, he bring it evil to pass. Sabihin nun. Kasi pag may sinabi na yan, iniisip niya yan. No? Yung sinasabi natin mga reprobates, yung mga psychopath, alam niyo ba yung psychopath? Yan ang uso dati sa amin, nung ano eh. Kasi lumabas nga yung mga study. May mga tao si Raulo. Mabuti, alam nyo. Nasa Bible na yun, matagal na eh. Ibig sabihin, isa sa mga ginagawa daw niya, mga calculating yan. Ibig sabihin, talagang magaling. Hindi yan papahuli. Alam nila kung mahuhuli sila, ay, kunwari, mabait ako. Ganun yun. Parang chess master yan. Lahat ng moves, alam na. Kung saan, hindi tayo ganun. Okay? Yeah. So pag nakita niyo yung tao masama mag-isip, ngayon mga bata pa kayo, pero iwas kayo sa mga ganun, okay? Next. The hoary head is a crown of glory if it be found in the way of righteousness. Ano yung hoary head? Nadaanan natin yan.
Ano yung hurry? Ayun yung matanda, okay? Holy head. Matanda na yan, okay? Alam ko, yung maraming uban. Tingnan natin, ha? Sigurado lang. Tama? Ah, di ba? Kasi yung kay Jake, sino ba yun? Si Jacob ba yun? Si Isaac. Okay? So, pero sabi dyan, if, okay? Ang matandang tao daw ay crown of glory. Ibig sabihin, nakakatuwa pag may matanda sa bahay, di ba? Kasi pag matalino. At sabi dyan, matino siya. Okay, ang hirap nung may matanda sa bahay nyo, o kaya sa lipunan, o hindi matanda dito, kaya sa church. Masaya yung pag yung mga yan ay talagang matalino. Ang ginagawa nila ay matino. Hindi yung, kasi nga, matalino na yan. Pero saan matalino? Yung mahirap. So maganda, may mga matanda. Kasama ako, pag matanda ang pastor ng kasama ko, nakikinig lang ako, ganyan lang ako. Kasi alam ko, may maupulot ako dun. Okay? So kayo din, mga bata, huwag kayong pag nag-uusap yung mga matanda, may kisingit ka, hindi kang nag-isip, no? Okay na sa iyo, andiyan ka lang. Diba? Kaya sinasabi ko, Stephen, minsan, ano, hindi kailangan lagi may tanong. Minsan, isip-isip din. Nakiramdam ka rin. Mas maganda yun, marunong ka makiramdam. Natututo ka ng tingin lang, uy, ba't kaya nag-priest tapos may natawa? Uy, bakit may inaasa? O may ano? So, maganda yan, okay? Amen. Gusto nyo bang tumanda pa? Dede, gusto nyo bang tumanda? Amen. Amen, okay. Nag-isimula pa lang si Dede. Parang bagong buhay niya to, eh. Kailan mo din kukunin yung ano, gamit? Sir, mga tumuwik na to. Tumuwik na? Okay, he, let it go. May basa. He that is slow to anger is better than the mighty. And he that ruleth his spirit than he that taketh a city. Okay, kung medyo mainitin ang ulo mo, magandang memory verse to. Sikat din to, no? Patabusin na natin to, ha? He that is slow to anger, yung si slow to anger. Sino ba yung slow to anger sa Bible? Madalas. Ang Diyos, di ba? Kasi sa totoo lang, banal siya, gumawa siya ng lahat, tapos ang daming loko-loko dito. Kung siya yung mabilis magalit, patay agad yan. Oo, oh, di ba? Patay lahat, no? So, itong mga anak ko, minsan pinapalo ko, di ba? Pero hindi lagi. So, minsan bigyan mo ng space na minsan nakakuha sa tingin, makakuha sa sabi. Okay? Pero pag talagang ayaw, yun na. Bakit niya pinalo? Kanina pa kita rin itinigan, eh. Tanong ka pa, di ba? So, pero sabi dito, lalo na sa ibang tao, pag hindi ka mabilis magalit, maganda yun. At ang sabi dito, mas mabuti ka pa daw sa malakas. So, yung malakas, syempre, maraming pakinabang pag malakas ka, di ba? Naalala ko yung commercial ni Pacquiao, yung hindi pa siya ligtas, ewan ko, ligtas na ngayon. Christian na raw siya, eh, no? Sabi niya sa Hinebra ba yun, San Miguel, sabi niya, dapat, malakas ko! Ah, ganun. Kasi totoo naman, di ba? Marami siyang na-achieve dahil doon, umaman siya, eh. So, marami na-achieve pag malakas, di ba? Pero sabi dito, pag ikaw daw ay hindi magagalitin, eh, mas mabuti ka pa doon. At sabi dyan, and he that ruleth his spirit. So again, may parallel dito. Tingnan nyo yung parallel. Yung slow to anger, tsaka yung ruleth his spirit, isa yun. At yung mighty, and yung take it as it, isa yun. So inulit niya para, again, mas mako-compliment yung gusto niya sabihin. Okay? Kaya sabi dyan, pag ikaw daw ay mabagal magalit, abig sabihin nun, ano yung ruleth? Rule. Ibig sabihin, pinamumunuan mo, di ba? Ano pinamumunuan mo? Yung spirit mo. Okay? So, katulad ng kahit saang lugar, di ba? Ang tatay, siya yung nag-rule sa bahay, sa pastor, sa church, mayor sa city, kung ano man yan. Okay? So, maayos ang kinalalabasan kung ano man unit yan, di ba? Group, company, depende sa nag-rule. So, ang tao daw, hindi dapat magagalitin. Okay? So, bagay sa ngayon, actually, medyo ano na yan, eh. Bihira na rin yung magagalitin ngayon sa panahon natin ngayon. Minsan, nasosobra naman tayo. Kailangan mo na magagalit, hindi ka magagalit. Yun ang problema natin ngayon, sa totoo lang, eh.
So, pero yan, kung medyo may problema ka, may kilala kayong ano, may kilala akong ganyan eh, na classmate ko sa Bible school. Mainitin talaga ulo. Siguro, kaya, matanda na eh. Pero nagano, parang high blood eh. Biruin mo nakasakay ko sa jeep. Eh medyo, ano lang, hindi lang siya binaba agad. Galit na galit. Kanina pa ako, ano ko naman. Hindi na ulit nagpakita sa amin yun. Nung next school day, siguro, naisip niya ako, parang nakakaya ako. So, yun naman totoo. Anyway, kung ginawa kang nakakaya, hindi naman ibig sabihin, ano, tapos na lahat, okay? So, pero yun nga, kailangan mo i-roll. Okay, mga bata, ito sa Aiden, minsan nagpapakita na ito ng ano eh. Medyo mainitin din ang ulo eh. Ngayon napapalo eh. Okay, so last. Okay, makibasa mo. There you go. The last class in the land, at the whole disposing thereof is of the Lord. Okay, maaga pa pala, no? Maaga pa ba? Maaga tayo nag-start. Hindi, 5:30 na tayo nag-start. Isang oras, 6:30. Maaga pa pala. Sige lang. Ilang minutes na dyan? 31. Oh, 31. Ha? Sige. Tuloy lang natin. Okay. The lot is cast into the lap. Ano yung lot? House and lot. Hindi, lot. Ano yung lot? Madalas siya sinasabi sa Bible, hindi yan lupa. No? Kasi cast eh. Kasi binabato. The lot... Yan, yung cast last madalas sinasabi sa Bible, ibig sabihin na gusto nilang ma-determine kung anong dapat nilang gawin. Again, bali yun sa panahon natin especially. Pero may mga time na ginagamit din natin yan. Kunwari, may sa amin, may raffle. So, sinong gagawa nito? Kahit sino, pwede naman. Eh, walang may gusto. So, mag-ano tayo, cast lots. Medyo mahirap to ha. The lot is cast into the lap, but the whole disposing thereof is of the Lord. Tama lang. So, sabihin na sino meron ditong ano, dice, di ba? So, para sa atin, random yun kasi hindi mo ma-determine ano ba yung weight, ano yung pagkabato, hindi mo alam eh. Kasi sabi dito, pag yung mga ganun, especially yung random, talaga random, bandang huli ang Diyos na nagsabi nun. Kaya ikaw yung nabunot, ikaw yung nanalo, ikaw yung natalo. Pag random yan, sa atin random, pero sa Diyos, ano yung random? Ano yung sabi random, Stephen? Nakikinig mo ba kayo? Nangyayari. Yan, okay. Alam na yung Stephen yun ah. Parang toscoin, di ba? Hindi mo alam kung ano mangyayari. Pero sabi dito sa Bible, ang Diyos na gano'n nun. Kaya niya yun. Kaya niyang palabasin yung gusto niyang palabasin. Okay? So, applicable to sa napakaraming bagay. Napakarami. Pag hindi mo maganda tong ano to, katotohanan na to. Huwag mo isipin na super random. Nagkaroon ng buhay, random lang. Nagkaanak ka, random. Hindi yung random. Babae, lalaki man yan. Ngayon, yung bakla, iba yun. Pinili niya yun. Okay? Okay. May tanong ba kayo doon? Hindi. Yung loto, random din yun. Yan. Yung loto, random nga po sa atin. Para sa atin, random yun. yung lalabas doon, walang nakakapagsabi. Pero masama yung practice. Kasi pag tumaya ka doon, or ikaw yung nagpapataya, ang ginagawa mo dito sa mga... patron mo, pinapaasa mo na hindi naman. Diba na, compute na natin yan dati, diba? Lala nyo ba yun? Ano yung chance na manalo ka? Sa 6-digit loto na 1 to 32 yung isang digit. 6-digit, 6 na balls, tapos hanggang 32. 64 ang... Super mega loto. Ayan, sige, gano'n. 64 times 64 times 64. Hindi nagkakasya yun dito.
Eh, kahit sabi, tumaya ka ng lima. May pala kang ano doon. Yung papataya doon, parang ano. Kaya nga, binagbabawal yan eh. Kaso yung gobyerno, sila yung kikita. Diba, laking kalokohan. Ano, kasi naman dinaisip ng mga tao yan eh. Kasi nga, kaya sila kumikita, sigurado kita nila, the fact ng tao naghahangad, eh lahat ng tao naghahangad unless maturuan nga yan, diba? Kaya tayo tinuturuan dito, huwag kang maghangad. Sabi sa Bible, he that hasted to be rich hath an evil eye. Pag gusto mong mabilis yung mama, katulad yan, loto yun, pinakamabilis yung mama, eh, taya ka lang, nagkaroon ko 1 million, okay yan ah. Pag sinabi mong okay yan, sabi ng Bible, you have an evil eye. Ano yung sabi ng evil eye? Masama yung, hindi lang yung mata mo, ibig sabihin yung spiritual eyes mo. Ibig sabihin, okay yun, eh hindi nga eh. Hindi yan yun. Kaya sabi rin dun sa yung parable natin, di ba? Binigyan ng piso, ah piso. Basta, kung na, 100, 100, 100. Ito, isang oras lang nagtabaho. Diba, tapos na natin sa Mateo. Kung sabi nung isa, nagreklamo, alas 8 pa ako nagtabaho ah. Sabi, you have evil eye because I am good. Diba? Hindi ganun. Kami nag-usap, tayo nag-usap, ang sweldo mo, ganito. Tapos nag-usap kami, ganito sa sweldo niya. Huwag mo sabihin masama ako kasi mabuti ako. Hindi ganun. Yung sabing evil eye, huwag sabihin, mali yung paningin mo. Spiritually, or yung pag-decide mo. So, mali ka eh. Paano ako naging mali? Tama nga ako. So, ganun yun. So, yan. So, madalas ang lots sa Bible, pati mga apostle, nag-cast lots. Pero ang allowed sa atin yan, yung maayos lang. Yun nga, yung mga talagang totally random. Katulad nung nagano sila, parehong maayos na tao, pwedeng pumalit sa apostol. Kaso, di natin mapili talaga eh. Kailangan namang, di ba, mamili tayo ng ano. Ayaw nilang ilagay sa sarili nila yung responsibility na... Kaya siya yung pumalit kasi sinabi ko. Para sa kanila masyadong mataas yun. Kaya nag-cast lots na lang sila. Para sa akin, okay lang yun at times. Okay? Pero yung loto, hindi. Kasi nga, niloloko ka, naglolokohan kayo, pero bandang huli, ikaw yung naloko. Kasi computed na nila yan eh. Computed na nila yan. Ang liit ng chance. Kahit ako kung pwede ganun, magpapaganyan ako. Hindi ko alam na ano ha, masama yun sa Bible. Ang laki ng kita dyan. Okay? Next tayo. Atas pa tayo eh. Ibasa po. Ready, go. May bringing water, please. Better is a dry morsel and quietness therewith than a house full of sacrifices with strife. Ano yung morsel? Mortar yun. Ano yung morsel? Pagkain, no? Pagkain lang maliit, okay? Madalas ay, kung ano man yan, morsel of bread. Ibig sabihin, isang parte ng bread or ng pagkain, okay? Pag sinabing dry morsel, ano yun? Ano ba yung mas mahal? Yung tinapay na walang palaman o yung may palaman? May palaman. Diba? So, hindi yung dry. Okay? Kasi sabi dito, mabuti pang dry morsel. Ibig sabihin, mahirap ka lang. Okay, konti lang yung ano mo. And quietness therein. Ibig sabihin, wala kang ninakawan, wala kang inutangan, wala kang dinaya para magkaroon ka nung maliit na pagkain. Ayan, pingin mo, water. Water. Mas maganda na raw yung inumpara kaysa yung ano yung ibig sabihin ng house full of sacrifices. Anong sinasacrifice doon? Ha? Tingnan niyo yung context nila sa ano sila, sa mga Hudyo, di ba? So sa isang country na katulad ng Israel, exactly, no, mayaman sila ibig sabihin. Kahit sa pag tiningnan niyo yun, syempre sino maraming sasacrifice, di ba? Kung natingnan niyo sa Leviticus, di ba? Nabasa na natin 'yan eh. Bakit pag mahirap ka daw, kalapati lang? Diba? Pero bakit ano yung iba baka, mahal ang baka? Mahal ang bulak, lalo yung ano. So ba't ikaw kasi yun lang kaya mo eh. Okay? Kaya pag yung bahay mo full of sacrifices, ibig sabihin lang mayaman ka. Okay? Kaya sabi dyan, with strife naman. Mayaman ka, dahil mong kaaway.
Gusto mo yun? Hindi, baril ako eh. May baril din yun. Malamang. Kaya nga kayo nag-away, magkatapat kayo, di ba? Yung mga ano, hindi nang papatulan yan ng ano eh. So, kaya ang hirap nun. Kaya tayo, kontento tayo, matuto tayo makontento. Okay, itong mga batang to, habang di pa kayo pinagpala ng Diyos. Pero kung alam mo, malalaman mo yung salita ng Diyos, pagkapalaan kayo, gusto niyo ba ng blessing? Kaya ngayon, andito kayo, di ba? Kaya maganda, mag-church lang kayo, mag-iaya pa kayo. Kasi hindi namin kayo lagi lalayain. Di ba? Nakakaya naman sa inyo, di ba? So maganda, kayo na yung pumunta, ay may word of God doon, word of God. Doon ko gustong pumunta. Pag Sunday, tsaka Thursday. Okay, so naintindihan nyo na yan? Uy, magkakaroon ako ng pera dito. Kaso marami kang mga kaaway. Gusto mo ba yun? Nasabi sa'yo dito, wag. Kaya kami mga kaaway, may mali. Diba? Sa networking, kaya nabanggit ko sa'yo, may mga kilala akong ganun. Pambira, nakabili ng ano? Mustang. Bihira. Ano yung Mustang? American car yun, tama ba? Pambihira, traffic naman sa Pilipinas. Anong gagawin mo doon? So, pero gusto mo kasi maporma eh. Kasi ang dami niyang niloko. Galit na galit yun. May Mustang ka nga. Kaya mo bang takbuhan yung bala? Pambihira. So, kaya ganun. Tandaan niya mga bata. Amen. Kahit sa tabaho minsan, makakabangga ako dito. Eh kung tama ka naman, sige lang. Pero pag nakita mo talaga itong taong to, may mga ganun, yung papatay, spiritually speaking. Or spiritually tuloy. Figuratively speaking. May ganun tao. Yung papatayin ka sa tingin. Hindi lang sa tingin. Yung talagang titirahin ka. So pag nakita mo ng ganun, alam mo na medyo mahina ka naman. Medyo kontento ka naman sa buhay mo. Bayaan mo na siya. Maniwala ka. May mas gagamitin ka pa ng Diyos. Hindi sila magkakatapatan din yung mga yan. Kaya minsan ang hirap sa ganun eh. Bayaan mo na kung ano yung bigay sa'yo ng Diyos. Sa mga mataas na posisyon, sa gobyerno, tsaka sa ano, pansinin nyo, dahil nag-aaway. Kasi nga, responsibility yan at minsan blessing. Financially, materially, pero huwag na lang, huwag ka makipag-aaway dun. Mag-ipong ka na lang reward sa langit, diba? Kung sila, may nag-iipon ba sila ng, hindi nga nila alam yun eh. So tayo dito, mapayapa tayo, minsan inaano-ano tayo. Diba? Pero sa bangko na yan, hindi ko na inano, kasi wala naman tayong magagawa yan, tansyado ko na yan eh. Alam nila yan eh. May pag-aaway ka pa ba doon? Daddy, si daddy, naano rin kami niyan, may mga kasong ano. Pag nakita mo ng ganun, tanong mo na lang sa Diyos, Lord, ano bang dapat kong gawin dito? Pag binasa niyo yung Jeremiah, ganun nangyari doon eh. Wala na. Tatalunin kayo. Sumuko na lang kayo, eh ayaw pa. Napatay lalo sila. Kung sumuko sila, kahit sa atin, ganun naman yan eh. Itong mga pride na yan, hindi naman nila gusto pumatay minsan eh. Gusto lang nila maano yung pride nila. Oh, sumabit sa akin. Hindi sumabit ka. Buhay ka naman, nagawa mo yung kalooban ng Diyos, okay na yun. Totoo, pag nakipagtaasan ka dyan eh, anong pakinabang mo, diba? Kaya yun. So, napaka-importante na may kapayapaan tayo. Next, ready, go. A wise servant shall have rule over a son that causes shame, and shall have part of an inheritance among the poor. Oh, ganda nito. Mga bata na naman. Ano yung sabihin ng a wise servant shall have rule over a son that causes shame? Alang negative yun eh. Sige nga. Ganda, di ba? So, nabanggit ko last time sa inyo, di ba? Ang anak, blessing yan. Pag may anak ka, blessing yan. Anong gusto mo? May anak ka na may na medyo makulit o wala kang anak? May anak ka na. Pero, di ba? Isasabi dito actually, kung nakita nyo ha, sabi niya dito, a wise servant shall have rule over a son. Hindi lang siya mamumuno, magkakaroon siya ng anak. Kahit sabi dyan, that causes shame. Mas maganda na yun kasi sinasabi sa bandang huli, and shall have part of the inheritance. Okay? Pag binasa mo yung starting ng Genesis,
hanggang judges. Lagi pinag-uusapan yung inheritance, inheritance. Ito yung papamana sa akin ng Diyos. Ito yung papamana sa akin ng aking mga ninuno. Bakit? Kasi nga iba, walang lupa, ikaw meron. Okay? Eh kaso wala kang anak, wala kang mamanahin. Ganun ang rule sa kanila. Kung napansin nyo yun sa judges. Oh, sinong marami? Sino pinakamarami doon? Judah, di ba? Kaya laki din yung inheritance nila. Kaya dapat tayo masipag tayong gumawa, di ba? It's illegal, ha? Pangit naman yung hindi legal. Yun ang totoo. Kaya sa amin nyo yun, sasama namin sa, ano, karamihan doon, para alam talaga. Puputa, hindi na importante, maganda yung bahay, sa tatlong sasakyan. Ilang mo tatlong sasakyan? Basta may ano kayo, okay na yun. Ang blessing sa inyo, yung anak. May anak ka, meron kang tinuruan, meron mag-aalaga sa'yo. Kung nagloko yung isa, meron ka pang tatlo. Diba? So, yun yun. So, yung sabi dito, magtsagaan muna kung merong bata. May mga ganun kasi talaga eh. Wala eh, either medyo iba talaga ang utak or medyo napabayaan mo ng konti, aminin mo rin. So sabi mo, pag ano mo na rin, pamunuan mo na rin. Dahil pag hindi, umalis pa yan, ano gagawin mo? Sa halip na, di ba, mas malaki yung mamanahin mo kasi marami kang anak, konti. Okay, yun ang sinasabi dito. Ngayon, tayo ba yan? Yan, okay. So kayo ng mga bata, sinatsaga kayo ng magulang nyo, tsagaan nyo rin yung magulang nyo. Kung hindi nyo naiintindihan bakit kaya ganun si nanay, intindihin mo. Wala naman yung ano eh. Wala naman yung dyan. Ano ba yan? Ano yung deadline na hanggang pagtanda mo, matandaan na rin yung magulang mo. Okay, sige po, pakibasa, ready, go. The fining pot is for silver, and the furnace for gold, but the Lord tryeth the heart. Okay, dito na tayo magtatapos. So, maganda, di ba? Ano yung sabihin nun? So, may dalawang bagay na sinabi na function niya, no? Para sa yung fining pot, silver. Para saan yung furnace? Sa gold. Actually, maraming gamit ng furnace. Pero dito sa passage nito, sinasabi, kasi mas mainit yung furnace, di ba? Yan. So, parang mainit siya. Pero, sa gold daw, mas mahirap daw purify. Kaya nga, mas mahal at mas rare. Anyway, bigla niya pinasok, but the Lord tried the hearts. So, ano yung sabihin ngayon nun? So, kagaya daw ng purification na ginagawa silver and gold, ang Diyos pala ay kaya minsan binibigay tayo ng problema, no? Hardship, kung di man problema sa pera, minsan yung iba sa atin sa utak, sa friendship, sa ministry. Ba't kaya ang hirap? Ako minsan, nag-iisip akong ganun. Ba't kaya ang hirap? Ginawa na nga natin lahat, eh. Mabira, ano pa ba? Di ba? Pwede naman tayong gumaya sa iba. Magtanong, ano ba mga mabilis na ano dyan? Gimmick dyan. E kaso, kaya nga ako nagpastor, eh. No, nakita kong ganun. Di dapat ganun. So, stay lang tayo. Pero yung parang sinasabi dito, sinusubukan ka ng Diyos. Pag may mga bagay na parang ang hirap, no? Hirap talaga. Okay, hindi mo maintindihan. Sinusubukan ka lang ng Diyos. Kung ikaw ba naman ay magtitiwala sa kanyang pangako, sa kanyang kaparaanan, yun yun. So ako hindi pa ako nakakita ng ganyan sa YouTube lang. Talagang napakainit, di ba? So, gano'ng kainit yun. Minsan, yung mga trials natin, yung description sa Bible, di ba? Fiery trials. Minsan, mainit. Minsan, mainit ang pagsubok. So, magstay ka lang. No? Tiwala ka sa Diyos at dahil sinusubok ka lang ng Diyos, okay, hindi ka para pasukuin, para malaman niya at malaman mo rin kung what are you made of. Bakit yung heart, hindi yung brain? Yan, very good. Yung soul yun, ikaw yun. Okay, yung kabuuan mo. Oh, hindi pa kung matalino ka sa ibang bagay, sigurado ako, successful ako. Define mo saan success. Okay? So kaya, sabi kay David, a man after God's own heart. Yun ang focus eh. Kaya si David, grabe yung mga prophecy niya. Minsan, di mo
nalaman na gano'n eh. Ha? Nalaman niya yun? Kasi ang iniisip niya, ang Diyos, no, may kahinaan din siya, pero ang puso niya tama sa Diyos. Ilang beses binanggit yun, okay, sa Bible. Perfect. Yung pangasabi doon, perfect, perfect ba si Diyos? Si Binibin. Yung sabi sa Bible. Ngayon, dyan muna tayo. Question. Nana, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa tapos namin service. Ngayong umaga, Panginoon, magamat, di kami na soul winning, umulan, and yung mga bagay na hindi na-prepare. Panginoon, we pray na kayo pa rin po ang manguna sa aming ministry, Panginoon. Ang mga batang ito, Panginoon, mga nagsisimula, kawaan niyo po ulit sila. So, kayo sila ng desire na kilalaan pa kayo ng gusto. Para sila po yung makakilala sa inyo ng gusto. Pag naligtas na sila, Panginoon, especially lumago sila sa pananampalataya, Panginoon. Marami nang maligtas ang namahal sa buhay. But especially sila muna, maintindihan nila na kailangan nila kami, Panginoon, ng inyong mga salita, inyong mga instruction. Ito yung makukuha lang namin sa church. So we pray na let us be wise, Panginoon, na tanapin ka namin. Hinapin namin yung kalooban. Hinapin namin yung katuwiran, Panginoon. Yung malwalati, in Jesus' name we pray. Amen.